Isang napakaligayang moment sa inyong mga kasabay. Ngayon naman po ay sasabayan niyo kami sa aming pong segment tungkol sa mga usaping kultura. Ngayon po yung ating guest ay sigurado may excite kayo kasi may pagkakawik siya kay Robin Padilla ng Mista. No? Siya po ay actually graduate ng BS Criminology sa St. Benedict College ng Cotabato City. Hindi niya actually na-practice yung kanyang profession kasi nga siya po ay nag-serve sa trial. Naging MSI siya or minted sa ingat ng IPS Governance ng Teduray Lambangian, which is the Timuay Justice and Governance. At siya rin po ay kasalukuyang Vice Chairman ng Lambangian People's Organization. So, hindi ko na patatagalin pa mga kasabay, ang ating pong panahon ngayon ay walang iba kundi si Edgardo, Calantungan Jr. Tama na, may Junior? Yes, meron. Si Edgardo pala, Calantungan Jr. ay mas kilala bilang Dudz. Ngayon, isa kong tanong ngayon, bakit criminology? Yung mga panahon na yan, siyempre, medyo bata pa yung pag-isip natin. Dahil may mga kaibigan tayo na nag-aral, nakapag-aral, at gusto mag-aral ng ganong kurso. So, parang napasabay na lang tayo. Na. Pero tulad ng sinabi mo kanina, hindi siya na-practice. Kasi talagang hindi ko rin hilig yung siguro pagpupulis. Ano pala yung pangarap mo ng bata ka? Hilig ko talaga ako is more on agriculture. Bata pa lang. Siya, o napaiba yung pinag-aralan doon sa hilig. Kaya hindi siya na-practice. Pero isa rin siguro sa reason kung bakit hindi ko siya na-practice. Kasi during first year college ako, napasama na rin ako doon sa mga activity ng youth organization, especially PLYSA. So habang tumatagal, lalong dumadami yung mga activity na napapasama kami. So parang medyo nabago yung perspective mo. Nabago na siya. So nagkaganon, so, natuluyan na talaga. Hindi ko pala nabanggit kanina, nagiging PLYSA chairman din po pala si Paring Dudz. Actually, PLYSA is the Teduray Lambangian Youth Student Association. Eh. So, nagiging chairman siya from 2014 to 2016. 3 years kasi. 3 years. Yung term ng service. Term ng service. Bawat dadaang chairman ay 3 taon. Walang mga extension. So, yun isa sa mga factor bakit hindi na-practice ni Dudz yung criminology niya na kurso. So, balik tayo doon ngayon sa story mo. Paano ka lumaki? Kasi isa mo pong, sabi ko nga kanina, isa siya sa MSI representing the Lambangian tribe. So, pwede mo ba ikwento paano ka lumaki sa kultura? Nung kabataan namin, no, siyempre sa lugar namin, puros Lambangian, no? Which is in Binuan po, in South Upi, Maguindan. South Upi, barangay Kuya. Pero nag-aral ako doon ng grade 1 hanggang grade 3 lang. Yung father ko kasi is teacher din. So parang in-introduce na sa amin na mahalaga talaga yung education. Education, no? So, hindi kami masyado nagtagal doon sa lugar na yun. So, at lumipat kayo sa? Lumipat na sa proper ng Romonggaog. Oh, Romonggaog. Yun po yung kabisera, yes, ng South. So, doon kami nag-aaral. So, parang in terms din sa culture din masyado. Hindi rin siya masyado na pag-aaralan, no, or naipasa sa amin. No, pero yung kabataan talaga namin sa aming lugar, mga usual lang god na ng mga bata kasi hindi naman like parang tulad sa mainstream lang rin. Oo, na like ang isa sa mga hobbies lang din yung maliligo sa ilog. Ayun, yun yung naiyo. No, umakyat ng mga punong bayabas. Mga ganun, naglalaro sa baha. Tuwing talagang normal na buhay ng bata. Doon naman sa area ng Lambangian, kasi nga ikaw yung kauna-una ng Lambangian na interview natin ngayon sa ating segment. Can you tell the viewers ano ba ang meron sa Lambangian na tribe? Una, siguro ikuan lang natin ng konti yung history ng Lambangian, no? According sa history, no, na naisulat na during panahon na Teduray at Dulangan Manubo pa lang yung tribo na nag-exist, no, dito sa sabihin na natin sa Maguindanao. Maguindanao, no? Ang kwento kasi ng matatanda, ang panahon na yun, panahon ng slavery, di ba? Parang may term yan eh. Refund. Refund. Ang story niyan, sorry dun sa mga brother natin,
ano kasi panahon na yan rin yung trading time na yan, di ba? So ang kwento dyan daw, meron isang Moro, nagbi-business sila ng honey bee. Tapos meron daw magaling na manubo, which is magaling siya magkuha ng mga honey. Harvest ng honey. Parang may mga kontrata sa kabila na every time na mag-deliver, marami yung honey, siyempre. So, dun sa kwento, sa sinabi na baka pwede yung nag-hunt na ng honey. Ang i-trade na nyo. I-trade nyo. So, parang ganun ang nangyari. So, siyempre, kinuli daw ng mga brother natin na Teduray, yung isa sa mga magaling na harvester ng honey. So, parang kinidnap at pinabili. Ayun. Kasi panahon ng slavery eh. So, doon nagsimula yung alitan. Tribal war between Teduray and Dulan Manubo. Pero dahil sa tagal daw ng fight nilang magkabilang panig, marami nang namatay, marami nang binis na buhay, dumaan daw yung isang malaking drought, which is matagal kasi yung isa sa pinakamalaking ilog ng na nasa teritoryo ng Teduray at Lambangian, yung Trang River daw, ay natuyo. Natuyo daw siya. So, dumaan ng tagutong. So, siyempre, naisip ng magkabilang partido na baka isa ito sa mga sumpa, no? Resulta ng sumpa dahil sa matagal na alitan at maraming namatay. Meron daw isang leader na Teduray na inutusan yung isang tao niya na pumunta doon sa lugar ng mga brother natin na manubo. Sinusubukan pa lang, no, kung pwede siyang mabuhay o pwede mamatay o anong mangyayari. So yun daw, pumunta, tapos hindi naman pinatay. No, merong mga pag-uusap sa dato ng mga manubo. So sa making kwento, doon nagsimula yung parang negotiation ng magkabilang panig na pwede bang itigil na natin yung higwaan na ito. Higwaan natin. Kasi para matapos na rin itong sumpa. Sumpa sa atin. So, ngayon, isa sa mga pack ang ginawa para matotally na matigil yung naaway ay merong intermarriage na ginawa. Intermarriage between the Manubo and the Teduray. Which is mga apat na babae na manubo, binata, apat rin na lalaki. Ganun rin sa kabila. So, intermarriage. Ang resulta nung intermarriage, yung anak nila, yun na yung Lambangian. Yun na yung tatawaging Lambangian. Narinig niyo mga kasabay. Tatawaging Lambangian. So ngayon, para hindi tayo ma-confuse, kasi merong mga ibang tribo rin na like Kristiyano, nakapagkasama ng Teduray, kini-claim nila na Lambangian sila. Di ba? Pero sa amin... Actually, yan yung alam ko before. Sa amin, yung pag-define namin ng Lambangian ka, kung may dugo kang Teduray, at may dugo kang dulangan ng Lambangian ka. Pero pag wala kang bloodline sa dalawa, hindi Lambangian ang tawag siyo. Dapat mistiso. Yun siya ang story. Yes. So, ibig sabihin, for example, okay lang? May sabihin ko. Sige. Kung ako Teduray, ako, tas asawa ko ngayon ng dulangan manubo, yung anak namin, maging Lambangian. Yes. Oo. Yun sa mga basis namin, no? Dapat may bloodline ka ng dalawang tribe. Ang ganda ng story, no? Pero balikan natin ng konti isang paka. Sinabi doon na kung sakaling bumalik ulit yung war, tribal war, pagkabila, unahin muna nilang like patayin yung lambang niyang tribo kasi yun yung resulta ng pack nila. Yung resulta so, ng pack. Dalawang tribo. Kung makikita mo rin yung claim na ancestral domain ng Lambangian ay nasa pagitan ng ancestral domain ng Dulangan Manubo at saka ng Teduray. Mga gaano kalaki ang estimation ng Lambangian lang? Mga ilang barangays din? Yung sa record ng ating Tladsi, almost 9 barangay siya na nasa 11 barangay niya sa Kupi. Nung lumaki sa kultura, sabi niya naging factor din Tlaysa. Pwede bigyan mo sa amin yung anong kwentong Tlaysa mo? Nung time na nag-lead ka ng chairmanship siya ba?
Sige, pinaka-reason talaga ng bakit merong fly sa divorce, discrimination, di ba? Merong hindi pantay na pagtingin, no? Sa, especially yung ating mga IP, no? At siyempre yung mga ibang tribo like Moro immigrante. Nag-o-organize sa yung LISA since 1980, no, nakita rin na katulad ng first discussion natin na merong Lambangian tribe. So during that one, I think mga year 2000 na, doon na naipasok yung Lambangian, no, doon sa organization, no, na kung saan nagbibigay ng aral doon sa mga katutubo upang sabihin na natin na kalabanin yung mga discrimination na natatanggap, no. So ngayon sa amin nung time ko, parang yun pa rin yung isa sa mga reason kung bakit gusto rin namin na ma-empower yung youth, especially Teduray and Lambangian, para malaman nila ano yung mga rights nila which recognize ng ating batas. Isa yun. Pangalawa dyan, alam naman natin na yung bukod sa nasa youth kami nung panahon na yan, alam naman natin yung nangyayari talaga sa buong ground, sa buong teritoryo ng ancestral ng Teduray at Lambangian. Hindi lang siya simpleng discrimination yung nararanasan, no, kundi marami pang mas malalalim na mga problema, no, na nakinakaharap ng mga katutubo. So habang kami ay nagle-lead sa youth, ay nagpa-participate rin kami paano maisulong yung karapatan ng buong tribo doon sa malaking usapin. Yes. Katulad ng ancestral domain o recognition ng IPS. So during that time noon, mga estudyante that time, grabe na rin pala talaga ang yes, ang grabe na yung participation nila. Especially talaga yung PLYSA, no? Yes. Sa lahat ng laban ng IPS, nandun talaga ang PLYSA. Pagpapakilala ng karapatan, especially sa amin na for bundles of rights. Habang nasa youth org ka na PLYSA, dala mo na yun siya, eh. Hindi siya hiwalay doon sa pinaglalaban ng buong tribo o ng buong governance. Ikaw bang kauna-unahang Lambangian na chairman ng yes, PLYSA? Yes, ako ang pinaka-kauna-unahang chairman ng Lambangian. No? Pero mayroong mga nauna pa na Lambangian na kasali ng council ng PLYSA. So ipapasok tayo sa medyo personal ngayon sa'yo, nakasunibida. Siyempre, nagkapamilya ka na, di ba? At ilan na nga yung anak mo ngayon? So sa ngayon, siyempre, natural naman talaga sa diba? Taon, no? Oh. Pagka nasa tamang edad, o kahit nasa hindi sa tamang edad, pag sinasabi ng tinatamaan ka ng ano yan, may kupido, talagang ganun yung mangyayari, no? So sa ngayon, meron na po tayong dalawang anak, mga babae. Ano yung mga advocacies or mga activity na ginagawa dito sa organizations na ito na naghubog sa kung ano ka ngayon? Siguro unahin natin sa tawag nilang Timuay Justice and Governance. Ito yung sistema, nagkosistemang pampolitika ng mga Teduray at saka Lambangian. So sa usaping governance kasi, hindi naman natin hihiwalay na dapat, kumbaga sa ngayon yung stream natin, merong tatlong mamahalagang structure. Mayroon tayong legislative, executive, at saka judiciary. So yung MSI kasi para siyang legislative. Siya yung mga senators. Yes, gumagawa ng batas. No? Pero usually, ang kinakaharap ng mga MSI sa panahon na to, sila talaga yung tumitingin, no? Dun sa kalagayan. Ano na ba yung kalagayan ngayon ng ating ng mga katutubo? Especially marami tayong kinakaharap na problema galing sa labas. Ito rin yung parang core, mga core leader na namumuno doon sa buong tribo, yung mga MSI doon natin. So napakalaga ba trabaho yung mga MSI? Kasi ako, personally, na nahubog talaga ako sa community work kasi nagtrabaho ako dati sa isang NGO na tumutulong rin sa mga magsasaka at saka mga katutubo, no? So parang namula tayo na kailangan natin tulungan yung mga magsasaka. Sa Lambangian kasi halos sabihin natin 99% magsasaka. So nakita natin na kailangan buuhin ng Lambangian yung isang organization na makakatulong doon sa magsasakang Lambangian. Kaya meron tayong Lambangian People's Organization. Kasi doon na po. Doon siya na po. Nagpapasalamat rin tayo kasi maraming, meron na rin, kahit hindi marami, may mga support na dumating para sa mga magsasaka dahil sa
dahil sa isang organization na yun, no? So, ganun ka-active yung LPO ngayon. Ganun dyan. Dahil nga dyan sa mga sabi ko kanina, sa mga nakaranasan mo, isa sa mga nakalap ko na impormasyon, dumating ko sa punto na isa ka rin sa mga nirecommend to apply for, apply ba ang tamang term? IPMR ng South UP? Yes. Kung titingnan kasi yung batas ng executive number 1, no, ng NCIP, so, pinag-usapan ng buong tribong Lambangian, especially mga leader, mga women at youth, na pwede pala tayong sumali dito as a tribe. During that time, nagsisimula pa lang. Yes. Doon kasi sa amin, sa South UP, nagkaroon na ng 3 terms na lahat ng IPMR ay Teduray. So, kinausap yung buong, nag-usap yung buong leader ng Lambangian na pwede pala tayong sumali. So, during sa pag-uusap, isa ako nun sa gusto nila na indos na sumali doon sa selection process sa municipal-wide na magiging municipal IPMR. So, kaya ako napasali dahil... So, ang gusto lang naman ng mga IP, no, hindi naman sila basta-basta humihingi ng kahit ano dyan kung hindi siya na isulat na isa batas. Na isa batas. So, ang sa kanila, siyempre, dapat kilalanin yung ano sila, kung sino sila, at dapat kilalanin yung ano meron sa kanila. So, tingin ko yan yung pinakamahalagang mga kasi bagay. Kasi parang hindi nakakaalam dahil yes, mga kabataan. Yan lang yung gusto ng IP. Maraming salamat kay Mike Andres, okay, MikeLakbay po, no, sa pag-interview po sa atin ngayong hapon. Sige, maraming salamat.